Sa paparating na NBA draft, nangunguna sa listahan ng mga posibleng madraft sa first round ang mga freshmen ng NCAA gaya nila Paolo Banchero, Jabari Smith at Chet Holmgren. Habang ang ating kababayan na si Kai Soto ay nasa top 100 list lamang ng ESPN mock draft. Ngunit may limang dahilan kung bakit masasabi nating pang NBA caliber ang isang tulad ni Kai Soto. Magandang araw, this is All Hoops at samahan mo akong pag-usapan natin to. Kung bago ka lang sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang bell button para sa marami pang kwentuhan gaya nito. Physical attributes. Ang basketball ay sport ng mga higanteng tao. Aminin na natin, ang height ang pinakamahalagang kailangan sa larong basketball. Ito ay hindi makukuha sa kahit anong training. At ito ang dahilan kung bakit ganoon na lang ang excitement nating mga Pinoy kay Kai Soto. Sa height na 7'3 ay talagang masasabi nating literal na angat siya kumpara sa ibang players na naglalaro ngayon sa NBA. Hindi lang height ang meron si Kai kundi athleticism na kailangan kung gustong makapasok sa NBA. Dahil lahat na naglalaro sa NBA ay merong taglay na liksi at bilis. Likas na sa mga western countries ang ganitong katangian sa kanilang pangangatawan. Kaya nga kung merong Asyanong malaki na at mabilis pa ay talagang masasabi nating generational talent ito. Ibig sabihin ay minsan lang kung magkaroon. Ito ang dahilan kung bakit may chance talaga si Kai na makapasok sa NBA dahil sa kanyang laki at bilis. Experience. Kumpara sa ibang draft prospects, si Kai ay nakapaglaro na sa isang professional competitive basketball. Ito nga ay ang NBL. Hindi biro ang karanasan ni Kai na makalaban ng mga eksperyensyadong manlalaro mula sa iba't ibang panig ng mundo. Kumpara sa college basketball, hindi hamak na mas mataas ang level ng kompetisyon at maging ang antas ng skills ng mga players sa professional league. Sa average na almost 8 points and 4.5 rebounds per game ay napatunayan ni Kai na kaya niyang maipagsabayan sa mga magugulang na players sa NBL sa loob lamang ng 15 minutes na paglalaro per game. Nakapagtala pa nga siya ng career high 21 points sa 7 of 8 shooting from the field. Kaya sapat ang karanasan ni Kai para masabi nating handa siya sa pagpasok sa NBA. Skill set. Modern big kung maituturing si Kai, masasabi nating maibubuga siya pagdating sa shooting. Naipakita niya nga ito sa NBL. Malaking bagay sa isang sentro sa NBA ang kakayahang ma-stretch ang floor sa pamamagitan ng mga outside shooting. Hindi may tatangging, nag-i-improve pa nga lalo ang skill na ito ni Kai. Sa nakaraang shooting drills niya sa kanyang training sa Atlanta ay nagpamalas nga siya ng 5 sunod-sunod na 3-point shot. Meron din siya ng lahat ng basics pagdating sa tamang form ng shooting. Isa pang underrated skill ni Kai ay ang kanyang passing ability. Sa NBL, hindi natin masyado nakita ang skill na ito ni Kai. Pero naniniwala akong mataas ang basketball IQ ni Kai at kung mabibigyan ng pagkakataong mahasa pa ito, ay siguradong maraming teams ang magkaka-interest pa sa kanya. International talent. Sa pag-evolve ng laro sa NBA, mas naging bukas na ang liga sa maraming international players. Sa huling 4 na season nga, pinangunahan ng mga international players ang NBA pagdating sa pinakamahusay at makuha ang Most Valuable Player Award. Gaya ni Giannis Antetokounmpo na may back-to-back MVPs noong 2019 at 2020 season. At nito nga lang ay sinundan ng isa pang back-to-back MVPs ni Serbian superstar Nikola Jokic. Kaya naman ang mga NBA scouts ay masusing naghahanap talaga ng talento mula sa iba't ibang bansa at sa iba't ibang liga. Habang papalapit ang NBA draft ay mas lalo nagkaka-interest ang iba't ibang team kay Kai. Kung saan kamakailan nga lang ay napabalitang 12 teams na ang nag-imbita sa kanya para sa isang free draft workouts. Ito nga ang maaaring magpataas ng tsansa ni Kai na makuha sa NBA draft. Teams market value. Sino mang team ang makakuha kay Kai ay siguradong buong bansa ang kanilang makukuha. Pagdating sa viewership ay hindi matatawaran ang makukuhang revenues at siguradong trending lagi ang kanilang bawat laro. Ito ay dahil na rin sa pananabik ng bawat Pilipino na maakita ng isang full-blooded, homegrown Filipino NBA player na naglalaro sa pinakamataas na level ng basketball sa mundo. Malaking factor ito sa pagkukonsidera ng mga teams sa pagkuha kay Kai Soto sa NBA draft. Sa iyong palagay, ano sa limang dahilan na nabanggit natin ang tingin mo makikita ng NBA teams para kunin si Kai? Sumusuporta ka rin ba sa kanyang NBA journey?
Kung oo, mag-subscribe lang sa ating YouTube channel at huwag kalimutang i-like ang video na ito bilang suporta. And this is All Hoops at magkita ulit tayo sa susunod nating video.